Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na pinamagatang Godzilla X Kong The New Empire sa pagbubukas ng pelikula sa Hollow Earth na siyang core ng planeta. Bukod kay Kong, ito ay piitan ng ilang iba pang mga titans. Kaya naman, ang magiting na si Kong ay nagmamadaling pumunta sa isang kanal at naghagis ng bato upang buksan ang trench habang sinubukan siyang sirain ng kakilakilabot na mga higante. Maraming titans ang nahulog sa bitag ni Kong at ang isa ay napunit at pinatay niya. Tinakot niya ang iba pang mga titans sa pamamagitan ng pagpapakita ng kalupitan sa kanilang gawa na pinilit silang tumakas. Pagkatapos noon, nag-iisa si Kong sa Hollow Earth, humahabol sa mga boses at nasugatan sa sakit ng kanyang ngipin. Sa kabilang panig, nakilala namin si Dear Alien sa Earth na sumusuri sa mga banta ng titan gamit ang kanilang mga signal. Si Godzilla, isang halimaw, ay nagliligtas ng mga tao mula sa mga titan na ito sa lahat ng mga taon na ito. Dati, nakatira siya noon sa malalim na tubig, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang Italia na isang mas magandang lugar upang makatulog pagkatapos makipaglaban sa isang halimaw. Si Godzilla ay lumabas mula sa tubig upang patayin ang isang nagbabantang titan sa Roma. Ang titan na ito ay isang panganib sa sangkatauhan, ngunit hindi nagtagal ay natalo ng Godzilla. Pinatay siya ni Godzilla gamit ang kanyang hininga ng atomic at sa pambihirang mga throbs. Natutunan namin kay Dior ang opisina ni Baden na ang Hollow Earth ay nagpapadala ng mga hindi pangkaraniwang senyales na ikinagalit niya. Si Gia, ang kanyang ampon, ay naghahallucinate sa klase. Nang mapanood namin siya, ang kanyang kakaibang pag-iisip ay nagbunsod sa kanya na mag-sketch ng marami sa mesa. Ang kanyang guro ay natatakot sa kanyang kakaibang mga gawa, hindi alam kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Gia kay Dear Alien sa paaralan na hindi niya alam kung bakit siya nakakakuha ng hindi pangkaraniwang mga guni-guni. Nang ipikit ni Gia ang aking mga mata, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang bagay. Si Gia ang huling iwi na nakipag-usap kay Kong. Dahil sa mga guni-guni sa gabi, natakot si Gia sa lahat. Kaya ipinaalam niya kay Dear Alien na sa tingin niya ay nasa peril si Kong sa Hollow Earth at dapat siyang makilala. Dear, sumagot si Alien, okay, ayusin natin, matulog ka. Nakita niya ang mga hallucinatory sketch ni Gia at iniugnay ang mga ito sa pinakabagong natuklasan ng mga spike ng Hollow Earth. Nang mahanap niya ang ugnayan, naalala niya na ang mga signal na natanggap niya mula sa Hollow Earth sa hapon ay kamukha ng mga guhit ni Gia. Kaya kumonsulta siya sa isang eksperto. Maaaring sinabi niya sa kanya na ipinadala ni Titans o Kong ang mga mensaheng ito. Sa mas malapit na pagsisiyasat, sinasabi ng individual na ito na ang mga signal na ito ay ipinapadala ng mga tao, hindi Titans o Kong. Ang human communications mula sa Hollow Earth ay kakaiba. Dear, nakatanggap si Alien ng balita na nagising si Godzilla pagkatapos ng mga taon ng pagtulog. Pagkatapos ng kakilakilabot na labanan na yon, nang makita iyon, napagtanto niya na ang Earth ay nasa peril na dati nang hinulaan ni Godzilla. Si Kong mula sa Hollow Earth ay dumating din sa Earth. Dear, pinanood siya ni na Alien at Gia na lumabas ng portal at nakahiga sa sakit. Nagpahayag ng pag-aalala si Kong sa kanyang sakit ng ngipin. Upang mapawi ang mga ngipin ni Kong Agony, Dear inaanyayahan ni Alien ang isa sa mga miyembro ng kanyang koponan na maghang mula sa isang eroplano maglakip ng lubid sa kanyang mga ngipin at pumunta sa eroplano upang hilahin sila. Nagka-false teeth si Kong pagkaraan ng ilang sandali. Tinitiyak ng espesyalista sa signal si Dear Alien na ang lahat ng mga signal ay pabango ng tao. Pagbalik niya sa opisina, binabalaan nila kami tungkol sa mga panganib sa Hollow Earth. Upang harapin ito, Dear pumunta si Alien sa core ng Earth, ginawa ang kanyang team kung saan siya, ang kanyang anak na babae, ang signal reader, at dalawang iba pa ay pupunta sa core ng Earth. Kalaunan ay pumasok sila sa Hollow Earth kasama si Kong. Lumalala ang kanilang kalagayan sa mapanganib na paglalakbay na ito. Sa wakas, narating nila ang magandang tanawin ng Hollow Earth. Pumunta si Kong sa kanyang kuweba habang sila ay tumuloy sa kanilang base. Ang kilusan ni Godzilla ay nasubaybayan kay Dear ang base ni Allen sa Earth. Upang mahanap ang panganib, naghahanda si Godzilla para sa paparating na labanan. Pinalakas niya ang kanyang atomic breath sa Monarch Base. Siguro sinusubukan niyang hamunin ang isang makapangyarihang tubig na titan. Dear, ang mga nasasakupan ni Alien mula sa pangunahing base ay binomba siya ng mga bombang atomika.
Pinalakas nito ang kanyang atomic breath power. Dear, napansin ko rin na winasak ng Titans ang kanyang Monarch base sa Hollow Earth. Nararamdaman ni Kong ang enerhiya ng Titan sa Hollow Earth kung saan lalabanan niya ang kanyang palakol. Kasunod ng enerhiya ay nagpauna sa kanya, natuklasan niya ang Hollow Earth. Habang tumatawid sa isang kanal, napansin niya ang isang refleksyon. Habang papalapit ang salamin, nakakita siya ng isang maliit na gorilya. Nang makipagkaibigan si Kong, kinagat ng gorilya ang kanyang kamay. Tumakas siya sa takot at nagdadala ng maraming malakong na gorilya. Pinipilit nila si Kong na makipag-away. Nakita ni Kong ang mga dambuhalang gorilya na tulad niya sa unang pagkakataon. Nakatakas sila sa isang welga dahil walang makakalaban sa makapangyarihang Kong. Ginagamit ni Kong si Suko, ang maliit na bakulaw, na parang paniki para patumbahin ang lahat ng gorilya. Nagbanta si Suko na i-escort siya sa kanyang tribo dahil gusto ni Kong na makilala ang kanyang kamukha. Sinunod ni Suko si Kong at umusad. Dear, ang mga kasamahan sa Hollow Earth ng AI ay naghahanap ng signal source sa kanilang sarili dahil ang kanilang helping base ay nawasak ng isang hindi kilalang entity. Nakahanap sila ng malaking malalim na butas sa gitna ng Hollow Earth, na mas tense kaysa sa Hollow Earth. Binabalaan sila ng isang miyembro ng koponan, ang lugar na ito ay delikado. Maraming titans ang naninirahan dito para sa kaligtasan. Dapat silang maglakad sa likuran niya. Bago niya matapos ang kanyang pag-uusap, isang malapunong titan ang kumonsumo sa kanya mula sa likuran. Kaya naman, sila ay natatakot at nalilito, ngunit gusto pa rin nilang ipagpatuloy ang paghahanap. Nakita ni Gia ang isang diyos. Habang nagpapatuloy sila, isang paru-paro ang tumira sa isang bato. Biglang hinawakan ni Gia ang batong ito. Ang isang maliit na lagusan ay napupuno ng tubig. Sinusundan nila ang tubig sa isang hindi nakikitang kalasag. Kapag Dear binuksan ni Alien ang kalasag na ito, nasaksihan nila ang isang bagong mundo. Kasama ni Kong si Suko, na ayaw siyang dalhin sa kanyang angkan. Nilinlang niya si Kong na huminto malapit sa isang sapa, kung saan alam niya ang isang higanteng tubig na titan. Ang titan ay lumabas mula sa karagatan at sinalakay si Kong. Inilagay ni Kong ang kanyang palakol sa kanyang bibig upang maiwasang malunod. Tumakas si Suko matapos itong makita. Biglang nahulog ang ulo ng titan malapit sa kanya, habang tumatakbo. Matapos makita ang katapangan at kapangyarihan ni Kong, naniniwala si Suko na si Kong ay hindi isang ordinaryong bakulaw. Parehong umuunlad sa tribo, ngunit una, punan ang kanilang gana ng napakalaking titan. Naging magkaibigan din sila dahil hindi nabanta si Kong kay Suko. Nagbabago ang eksena sa ibabaw ng Earth. Naabot ni Godzilla ang teritoryo ng isang tubig na titan upang labanan at bigyang kapangyarihan ang kanyang radioactive strength. Dumating siya upang labanan siya pabalik at ipakita ang galit. Sa galit, lumabas ang pink na higante na may malabulaklak na mukha at naghahanda sa paghampas. Dinaig muna siya ni Godzilla. Sinisira ng Godzilla ang behemoth na ito gamit ang atomic breath at inilalagay ito sa lugar upang sumipsip ng lahat ng enerhiya. Dear, nakahanap, nakilala ni Gia ang kanilang punong tribo upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan at nalaman ng pinuno ang tungkol sa kanya. Hindi nagtagal ay nabasa niya ang isip ni Gia sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga kamay at natuklasan na siya ay miyembro ng kanilang tribo na naligaw. Pinapayagan nito si Dear ang mga kasamahan ni Alien na sumama sa kanilang tribo. Dear tinanong ni Alien ang mga taong ito tungkol sa banta na senyales nila sa Earth. Maraming gorilya tulad ni Kong ang nakatira sa Hollow Earth at ipinapaalam pa nila sa amin. Bilang karagdagan sa Hollow Earth, isa pang mapanganib na unggoy ang nagnanais na kontrolin ang ibabaw ng Earth. Dinaig at ikinulong siya ni Godzilla sa Hollow Earth ilang taon na ang nakalilipas. Pinangalanan siyang Scar King noon dahil pinamumunuan at ginugulo niya ang Hollow Earth gamit ang kanyang misteryosong sandata. Ngayon ay muli niyang binantaan ang Earth dahil gusto niyang pamunuan muli ang ibabaw ng Earth. Ngayon ay dinadala ni Kong si Suko sa kanyang angkan. Lahat ng gorilya ay nagtrabaho doon. Nasaksihan niya ang isang matandang bakulaw na binubugbog dahil sa hindi niya makapagtrabaho. Nagalit si Kong, lumalaban sa kawalan ng katarungan, at pinagbantaan ang mga nasasakupan ng Scar King. Ipinakita sa kanila ni Kong ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paghagis sa kanya gamit ang kanyang isang kamao. Matapos makita ito, binisita ng Scar King si Kong.
Samantala, sinabi ng tribong E kay Dr. Eileen tungkol sa Scar King na ito. Nakita ng Scar King ang mga metal na pangil at tawa ni Kong. Nagalit si Kong nang magpanggap si Zuko na tumatawa habang ang takot ni Scar King ay nagpapatawa pa sa kanyang kaibigan. Sinunog ng Scar King ang kanyang ama sa apoy dahil pinapasok ni Zuko ang estranghero. Dahil dito, mas naging suwail at naiinis si Zuko sa Scar King. Galit na galit si Kong sa hari dahil sa pagpatay sa isang bakulaw ng walang dahilan. Sa galit, inatake ng hari si Kong gamit ang kanyang kakaibang bond belt, isang misteryosong kristal sa harap nito. Iniwasan niya ang buong pagsalakay ng sinturon. Nasaktan ang kanyang kamay sa dulo ng kristal bago niya muling maatake ang hari. Matagumpay na naitali ng hari ang lig ni Kong gamit ang kanyang sinturon, ngunit ginamit ni Kong ang kanyang lakas para ihagis siya pababa. Bago siya mamatay, inutusan ng naghihingalong Scar King ang kanyang mga tao na patayin ang lava at laruin ang kanyang trump card. Maya-maya, dumating ang isang Ice Titan. Sa harap ng sinturo ng hari ay isang Ice Titan crystal. Gamit ang crystal na ito, inutusan ng Scar King ang Ice Titan na ito na gawin ang anuman. Kaya inutusan niya ang kanyang alagang Ice Titan na salakayin si Kong. Pinigilan ni Kong ang pag-atake ng nagyelong hininga ni Ice Titan gamit ang kanyang palakol, ngunit napakalakas ng pag-atake, kaya nag-freeze ang buong kamay ni Kong gamit ang kanyang palakol. Ipinakita ni Zuko kay Kong ang isang ruta ng pagtakas upang iligtas siya. Mabilis siyang tumakas pagkatapos gamitin ang ideya dahil ang kapangyarihan ng Ice Titan ay hindi inaasahan. Hinabol siya ng mga nasasakupan ng Scar King para patayin siya. Bumisita si Kong sa kanyang espesyal na lugar. Habang tumatakbo, nagtakda siya ng mga bitag kung saan maraming gorilya ang nahuhulog, ngunit naiintindihan ng ilan sa kanila ang kanyang panlilinlang. Matalino silang tumawid sa bitag at sumulong. Gayunpaman, inabot at inihagis ni Zuko ang mga batong nahuhulog sa lahat ng mga gorilya. Nagpa siya na ngayon si Zuko na labanan si Scar King at tulungan si Kong sa anumang paraan. Ang lahat ng labanang ito ay nagpapahina kay Kong. Si Zuko ay sumulong at sinuportahan siya gamit ang kanyang cute na maliliit na balikat. Sinisipsip ni Godzilla ang mga enerhiya ng Pink na Titan matapos siyang patayin. Dear pinapanood ni Eileen ang kanyang anak na si Jia na masaya sa kanyang Tear Tribe sa Hollow Earth. Binuksan ng mga tribo ang portal para pasukin si Kong. Binubuksan ng gadget na ito ang kalasag nito na isang uri ng pinto kapag nagsimula ito. Dito sumama si Kong at Zuko sa kanilang tribo. Nakita ng isang nagtatago na subordinate ng Scar King ang lihim na pintong ito. Nalaman nila ang tungkol sa away ni Kong at nakita ang kanyang mga pinsala. Maya-maya, nanghina sa kanya ang kanyang mga sugat. Ang subordinate na nakakita ng pinto ay nag-aabiso sa kanyang Scar King. Sinabi niya na dapat mayroong isang portal ng lupa sa harap nito. Sa sandaling nasa Earth, maaari mong matupad ang iyong layunin ng pamamahala sa parehong mundo. Ang pagkaalam nito ay nagpapasaya sa Scar King. Umupo siya sa kanyang Ice Titan at sumulong upang matupad ang kanyang pangarap. Inihayag din ni Godzilla ang kanyang kasuklam-suklam na intensyon na inihanda niya noon pa man sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga Titans at pagsipsip ng kanilang lakas. Matapos makulong siya at ang kanyang Ice Titan sa Hollow Earth, hinulaan ni Godzilla ang mapanghimagsik na pagtakas ng Scar King. Alam ni Godzilla na lalabanan niya sila, kaya inihanda niya ang sarili para sa huling laban. Dear sinuri ng koponan ni Eileen ang kamay ni Kong sa Hollow Earth at nagpa siya ang miyembro ng kanyang koponan na tumulong sa isang makina. Nakatanggap si Kong ng metal na kamay mula sa ekspertong miyembro ng koponan upang gamutin ang mga sugat. Kapag naayos na ang metal na kamay na ito, nakakakuha si Kong ng mga energy booster. Pagkatapos nito, nakalimutan niya ang kanyang paghihirap. Ipinaalam ni Zuko kay Kong na susundan ng Scar King ang tribong ito gamit ang kanyang Ice Titan. Matapos matalo ng halimaw na ito ng yelo, napagtanto ni Kong na hindi niya ito kayang labanan ng mag-isa, kaya kumilos siya upang humingi ng tulong kay Godzilla dahil alam niyang inihahanda na niya ito. Napansin din ni Godzilla ang kanyang paggalaw sa lupa habang sumisigaw si Kong na akitin siya. Sinubukan ni Kong na ipaunawa sa kanya ang sitwasyon tungkol sa pag-atake ng Scar King, ngunit sinimulan siyang labanan ni Godzilla. Hindi siya nilabanan ni Kong, gusto niya siyang bigyan ng babala. Gayunpaman, inatake siya ni Godzilla gamit ang kanyang pink na kapangyarihan,
na iniwan si Kong na walang pagpipilian, kundi harapin siya. Pinag-isa ni Gia ang kanyang espiritu kay Mothra sa tribong Ai. Si Mothra ang diyosa ng mga titan na maaaring magising sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ni Gia. Sa makatuwid, tinawag siya ng tribong Iwi upang tuluyang maibalik ang kanilang diyosa. Kaya naman, tinutulungan ni Mothra sina Godzilla at Kong. Sinusubukan ng E-Chief na protektahan ang kanyang tribo gamit ang isang hindi nakikitang kalasag mula sa Scar King. Nang makarating sina Mothra at Gia, tinulungan nila sina Godzilla at Kong. Nakikita niya silang nag-aaway. Itinigil niya ang kanilang labanan at binalaan sila sa panganib. Ang mga miyembro ng tribo ay naglagay ng mystical red substance sa tubig na naging sanhi ng pagtakip ng ilang mga kalasag sa lugar. Pagkarating nila, nakatakdang magsara ang lahat ng gateway ng Earth. Dumating ang Scar King kasama ang kanyang Ice Titan at ni Freeze ang lahat ng mga bato bago sila magtagumpay. Pinananatiling bukas niya ang Earth Gate para makalipat siya doon matapos patayin ang tribong Iwi at bugbugin si Kong. Bago makalusot ang Gorilla King sa Earth, dumating si Nagya at Mothra sa tulong. Pagkatapos ay tumakbo si na Godzilla at Kong nang malaman nila ang pinsala sa ibabaw ng Earth. Nilabanan ni Kong ang Scar King at nilabanan ni Godzilla ang Ice Titan. Dahil sa bagong metal na kamay ni Kong, naging sapat siyang makapangyarihan para talunin ang haring ito. Mahirap para sa Godzilla na harapin ang Ice Titan na ito. Ang Godzilla ay nagyelo sa pamamagitan ng Ice Titan. Dumating si Mothra sa oras at nabasag ang yelo ni Godzilla. Nilabanan muli ni Godzilla ang Ice Titan. Nilabanan ni Mothra ang mga tao ng hari. Sa panahon ng labanan, humihinto ang kanilang gravity at nahuhulog sila sa portal at ibabaw ng Earth. Nakahanap ng pagkakataon ang Scar King na ibalik ang bagyo sa panahon ng yelo, kaya inutusan niya ang kanyang alagang hayop na ihagis ang apoy ng yelo sa araw. Ang araw ay nagiging malilim at nagpapadilim sa mundo bago ang buong mundo ay nagyelo. Sina Godzilla at Kong ay humarang at lumaban sa kanya pabalik. Ang buong lungsod ay namatay sa pamamagitan ng kanilang mapangwasak na mga galaw. Madaling nabasag ni Zuko ang misteryosong bato gamit ang kanyang metal na kamay matapos madulas ng Scar King ang kanyang sandata. Nang maglaon, inatake siya ni Kong, nabali ang kanyang mga ngipin at naging sanhi ng pagbagsak niya. Kaya ni Kong ipaghiganti ang kanyang sarkastikong tawa ngayon. Nilabanan ni Godzilla ang Ice Titan hanggang sa maalis ang sumpa. Sa sandaling masira ang bato, ang alagang hayop ay libre na ngayon. Sa makatuwid, isang napakalaking pagsabog ng enerhiya ang ginalugad. Ang Ice Titan ay nakataka sa hari. Inihagis ni na Kong at Godzilla ang Scar King na parang bola. Ang halimaw ng yelo na ito ay naghihiganti rin sa hari sa pagpapakulong sa kanya. Pinalamig niya ang bastos na Scar King na ito. Nagtagumpay sila, ngunit napansin ni Kong ang hindi nagyelo na mata ng Scar King. Ibig sabihin humihinga pa siya. Pinatay niya siya mamaya sa isang malakas na tama sa sahig. Nang maglaon, ginamit ni Godzilla ang kanyang lakas ng atom upang matunaw ang lahat ng ulap at yelo ng araw. Ang yelo ng lupa ay natutunaw mamaya. Ang eksena ay pinutol sa Hollow Earth. Ang panganib ay tapos na kapag Dear Obligado si Darth Ilin at ang tribo na magpaalam. Oras na para kay Dear si Tin Ilin at ang kanyang kupunan ay babalik sa Earth dahil alam niyang kontento na si Gia sa kanyang mga tao. Ayaw niyang dalhin siya sa Earth. Sinabi ni Gia, "Hindi ako masaya at laging gustong makasama ka. Mabubuhay ako kung nasaan ka." Ang pagdinig dito ay ginawa ni Dear na tuwa ang IM. Ang mga taong ito ay tumungo sa lupa. Tinatakan ng Diyos ng tribo ng Iwi na si Mothra ang lahat ng mga core at portal ng Earth. Nagpapahinga si Godzilla sa Jerusalem pagkatapos ng labanan. Sa huling eksena, bumalik si Kong sa Hollow Earth kung saan ginawa siyang hari ng lahat ng gorilya. Siya ay naging bagong Empire King ng Hollow Earth.